2 Corinthians 4:8. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Maraming suliranin, maraming pressure na nagmumula sa iba't ibang dako, pero hindi naman tayo nagkakadurog-durog. Tayo kuminsan ay naguguluhan, pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Problems. Maraming problema ang mga tao, minsan sunod-sunod, sabay-sabay, sapin-sapin. Ano ang maaaring matutunan mula sa salita ng Diyos tungkol sa pagharap sa mga problema ng buhay? Panginoon, salamat dahil kayo'y nariyan sa aming tabi. Kayo'y nasa aming puso, nasa aming isip, nasa kapaligiran, kaya meron kaming maaaring sulingan, lapitan, sundan sa mga oras na kami namang problema. Pakatibayan niyo po ang aming loob, payapain niyo po kami, at sa sandaling ito'y pakalinisin upang tumanggap na inyong mga pagtuturo, pagtutuwid, paggabay, pagpapaliwanag nang sa gayon ang inyong pong magandang kalooban ng siyang maghari sa aming buhay. Kayong mangusap, kayong mangaral, hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. What to do with problems? Ano nga ba ang pwede at dapat gawin? Unang-una, accept problems as parts of life. Dapat tanggapin na ang buhay talaga may kakambal na mga problema. Ganyan talaga ang buhay. Ecclesiastes 1:8, all things are wearisome, more than one can say. Nakakapagod ang napakarami mga bagay at yan ang katotohanan sa buhay. But it's very important to look up to Jesus. John 16:33, in this world you will have trouble, sabi ni Jesus, but take heart, cheer up, I have overcome the world. Huwag kayong magtaka kung kayo'y datnan ng mga problema, pero pasiglahin niyo ang inyong mga sarili, palakasin niyo ang mga loob, kasi napagtagumpayan ko na, sabi ni Jesus, ang sandaigdigan at ang lahat ng mga suliranin, kadiliman, kapangitan at mga kasakitan ng daigdig. Pag may problema, dapat ang sagot natin, naturally. Mas hindi natural na walang problema. Dahil yun talaga ang naging kakambal ng buhay, lalo na ang tao ay nawalay sa Diyos. But do not worry. Pag may problema, huwag atupagin ang mag-alala. Kasi walang nakakalutas ng suliranin sa pag-aalala. By worrying, you don't change the thing. You can only make things worse. Luke 21:14, make up your mind not to worry. Magpasya kayo na huwag maging balisa. Huwag mag-alala. It's a decision. It's a choice. As you can see, sabi, make up your mind. It's imperative. Isang utos, ibig sabihin, doable. Pwedeng gawin. Worrying is a habit. Yung mga lagi nag-aalala, lagi namang problema, lagi nag-iisip, kostumbre yan eh. Nakaugalian, nakasanayan. And anything that is learned can be unlearned. Pag nasanay tayo, natutong mag-alala, pwede rin tayong magsanay sa kabaligtaran nun na huwag mag-alala. Sasabihin niyo ba, alam nga namang hindi ako mag-alala. O, ano naman na pala nyo, kaaalala, kaiisip, meron bang nangyari? Nasolve ba? Philippians 4:6, don't worry about anything. But pray. Pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Pag may pinoproblema, pag may suliranin, pag may challenge sa buhay, don't worry, sabi ng Philippians. Why worry when you can pray?
Imbes sayangin mo at ubusin ang iyong lakas sa pag-aalala, pagkabalisa, pamamroblema, manalangin ka. Yun, may mapapala ka doon. Sabi, pray about everything. At manalangin mula sa isang mapagpasalamat na puso. Kahit may problema ka, magpasalamat sa mga dapat ipagpasalamat. So, ina-acknowledge mo, tinatanggap mong may problema ka, pero mas tinatanggap mong mas malaki naman dapat ipagpasalamat sa Diyos. May problema ako dahil meron akong utang na babayaran, wala pa akong pera. Pero magpasalamat ka, buhay ka pa. Pwede ka pa maghanap buhay. May solusyon pa yan. At biruin mo, may nagpautang sa'yo. Di ba malaking pasalamat yon na may nagtiwala sa'yo? Na nung nangangailangan ka, may nagpautang sa'yo, so nakaligtas ka sa pangangailangan na yon. So ba't naman hindi ka makakaligtas uli sa pangangailangan ito? So sabi, with thankful hearts, offer up prayers and requests to God. So meron kang problema, sa palagay mo't sa abot ng iyong isip ay ito ang solusyon, edi hilingin mo sa Diyos. Kasi alam naman ng Diyos yun. Kaya sabi niya, sa halip na kayo mag-alala, manalangin kayo. Dalhin niyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan nang may kalakip na pasalamat, hindi reklamo. Marami kasi humihiling nga sa Panginoon, pero ang kasama reklamo in the spirit of reklamo. Pasalamat. Dahil laging may dapat ipagpasalamat. Buhay ka pa. Meron ka pang mga resources. Meron pa tayong isip. Katulad ng mga namamroblema dahil namatayan ang mahal sa buhay, anong papasalamat doon? Tatanong nila. Well, ipagpasalamat mo na nakahiram ka ng mahal sa buhay. Pinahiram ka ng Diyos ng anak, ng asawa, ng kapatid, kaibigan, ng partner. At ngayong binawi na, huwag kang magreklamo sa Diyos. Magpasalamat ka at pinahiram ka. At mag-request ka ngayon na aliwin ka, pagalingin ang sugat ng iyong puso, turuan kang makapagpahinga sa kalungkutan, yun ang hilingin mo. Pero, laging magpasalamat. Nadapa ka ngayon, anong ipagpapasalamat mo? Kahapon, hindi ka nadapa. Last week, hindi ka nadapa. Ngayon lang. Kinakalimutan natin kasi yung mga blessing. Kaya nagiging napaka-negative ng paningin natin sa buhay. Pray. Then concerning what you can do, do. Concerning what you cannot do, leave it up to God. Matapos na manalangin, matapos na huminga sa Diyos, matapos na mag-unburden sa Diyos, humiling, mag-isip na. Alin ang pwede kong gawin sa mga hiniling ko? Lord, bigyan niyo po ako ng income. O anong pwede kong gawin? Pwede ba ako magtinda? Pwede ba ako mag-buy and sell? Pwede ba akong mamasukan? Then gawin mo na. At yung hindi mo kayang gawin, yun ang ipasa Diyos. Dalawa lang naman ang pwede natin gawin sa buhay. Yung kaya at yung hindi kaya. Yung kaya ay kayanin, gawin na agad. At yung hindi kaya, yun ang ipasa Diyos. Ang problema sa marami, yung kaya nila ay pinapasa Diyos. Kaya hindi dumadating ang solusyon. Because God will not do for you what God has empowered you to do. Nakita niyo si Pedro nung nakakulong, bibitayin kinabukasan, nagpadala ang Diyos ang anghel sa kulungan. Anong ginawa ng anghel? Ginising si Pedro at pinatayo. Hindi binuhat kasi kaya ni Pedro ang tumayo. Nilagot ng anghel ang mga kadenang bakal. Bakit? Kasi hindi kayang gawin niya ni Pedro. At sabi niya kay Pedro, magbihis ka. Lalabas tayo sa kulungan ito. Hindi siya binaby-baby at binihisan. Kasi kaya niya magbihis. Pagkatapos binuksan ng anghel ang pinto ang bakal, kasi hindi kayang gawin niya ni Pedro. At sabi ni ang anghel, maglakad ka na, umuwi ka na. Hindi siya binuhat. Kasi kaya niya maglakad. Sa pag-solve natin ng mga problema, mga kapatid, una niyong isipin, what can I do? What has God empowered me to do? Ano mga ibinigay sa akin ng Diyos para ko tumasolve? At gawin. Huwag ipasa Diyos, huwag iasa sa iba,
yung kaya natin gawin. Kaya ang tagal-tagal ng mga solution hindi dumarating, nasa kamay pala natin, hindi lang natin ginagawa ang tama. Parang yung babaeng balo na namatayan ng asawa, walang maibayad sa utang, yung anak niya, kukolektahin na ng mga nagpa-utang, yun na ang bayad, yung anak niya. Nagpunta siya sa propeta, sabi niya, ano pong gagawin ko? Namatay ang aking asawa. Wala ako kapera-pera. Ang mga anak ko, kukuhanin na ng nagpa-utang, magiging alipin na sila. Pumunta siya sa propeta, maaaring umaasa siyang siya itutulungan, bibigyan ng donasyon. Ang sabi ng propeta sa kanya, eh ano bang meron ka sa bahay? Sa bahay mo, hindi sa bahay ko. Anong meron ka sa bahay mo? Sabi ng babae, konti pong langis. Walang-wala po kami eh, pero merong konting langis. Sabi ng propeta, oh bueno, manghiram ka ng maraming mga palayok, mga jar, sa kapitbahay mo. Isalin mo dun yung konti mong langis. At ginawa nga niya yun. At dun nangyari ang himala, hindi na ubos-ubos yung langis na isinasalin hanggat may mapagsasalinan pa. Tumigil ang dumalo yung langis nung wala nang masisidlan. So what did that widow have? She had a little oil and she also had goodwill among her neighbors na nagpahiram sa kanya ng mga lalagyan. What do we have? Pag may problema tayo mga kapatid, ang unang solusyon, what do I have? What has God given me that I can use to solve the problem? May utang ako, kailangan kong bayaran. Ang iisipin mo agad, uy, may savings ang aking ate. Uy, may savings ang kapatid ko, uutangin ko. Eh, meron ka pa naman pwedeng ibenta. Meron ka pang katawan na pwede magtrabaho. Ang iisipin mo agad ko ano ang meron yung iba. Kaya hindi na solve ang problem. Higit sa napakarami natin mga problema, kaya nating lutasin. Nalulumbay ako, nalulungkot ako. Anong gusto mong gawin ko? Mag-sirko-sirko sa harapan mo para ka sumaya? E di pasayahin mo ang sarili mo. May kakayang kang gawin yun. May sakit ka. Kaya mo namang kumilos. Kumilos ka. Huwag mong iasa sa iba. Ang iasa mo lang yung talagang hinding-hinding-hindi mo na kaya. Meron kang gustong bilhin. Wala kang pambili. Pagtrabahuhan mo, hindi aasa ka sa hingi, aasa ka sa awa. Kailangan solvein mo yan because binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. Ang lagi lang nating tendency, lumapit sa propeta, walang-wala po ako. At ang sagot sa kanya, ano bang meron ka sa bahay mo? Gamitin mo yun. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo, binibigyan kanya ng kakayanan. So solve what you can, and what you cannot solve, leave it up to God. At tanggapin mong parehong yung kaya mong solve at hindi mo kayang lutasin, parehong alam yun ng Diyos. Ecclesiastes 7:14, when times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Pag maganda ang panahon, magsaya ka. Eh kung malungkot ang panahon, eh di malungkot ka. Anong gawin mo? Magsasaya ka, eh malungkot nga. Lilipas din yun. Pastor, ang lungkot-lungkot ko po. Bakit? Eh kasi po nawalan ako ng trabaho. Kasi nawalan ako ng boyfriend. Kasi ito, ah, hindi malungkot ka. Nawala ka pala ng boyfriend, nakakalungkot na yun. Hindi malungkot ka. Alam nga naman, sumaya ka, nawala ka ng boyfriend. Ano problema mo? Nalugi po ako sa negosyo, ang lungkot ko. Natural, alam nga, pag natuwa ka, magtataka ako niyan. Hindi malungkot ka, lilipas din yan. Pagsasawaan ka din yan ng lungkot. Wala namang lungkot na nanatili forever, lalo't itinataboy mo. Ngayon ko inaalagaan mo, binibaby-baby mo yung lungkot, magpapatugtog ka ng malungkot na tugtog, titingin ka sa mga litratong nakakalungkot, eh talagang lulungkot ka lalo. Kailangan, gumawa ka ng paraan para wag ka malungkot. Pagka naiinip ka, lumabas ka ng bahay, mag-isip ka, may gawin ka, magtrabaho ka, mag-exercise ka, magpawis ka, huwag mong ibaby yung lungkot mo. Ngayon, meron talagang lungkot na nandyan, eh di malungkot ka. Ganun talagang buhay. Hindi problema yung nalulungkot. Natural lang yun. Kasi meron kang emosyon. Tanggapin sa loob ang anuman nangyayari. Sa labas, lutasin yung problema. Pero sa loob ng puso, tanggapin mong ganun talaga may problema ang buhay. Nalulungkot ako, ganun talaga. Nakakalungkot ang buhay ko minsan. Pero may gagawin ako sa labas para ako sumaya. Pero huwag yung tinatanggihan mo sa iyong kalooban, yung katotohanan. Tanggapin mo yung katotohanan. Do not be in denial.
nahihirapan ang loob ko, eh di mahirapan ka, pero may gagawin ako para gumaan ito. Pero hindi ko lalabanan yung katotohanan na nalulungkot ako kasi yun ang katotohanan eh. Pero may gagawin ka, panlabas, para yung nasa loob, magbago. Huwag makipagtunggali sa sariling kalooban. Tanggapin ang dapat tanggapin. Nalugi ka sa negosyo, ang yaman mo dati, ngayon wala kang kapera-pera, tanggapin mo yun. Ganyan talaga, nangyayari sa buhay, wala ako ngayon kapera-pera, tatanggapin ko yung katotohanan na yun, hindi na ako makikipag-contest doon, hindi ako makikipagbabag sa katotohanan kasi nangyari na. Pero, sa panglabas, may gagawin ako. Mamumuhunan ako uli, magne-negosyo ako, maaring manghiram ako ng puhunan, mamasukan ako, may gagawin ako. Pero sa kalooban ko, hindi ako makikipaglaban sa katotohanan. Ito ang katotohanan ko. Tatanggapin ko to. Then buo ang iyong loob, nahaharapin ang iyong buhay para buuin ito uli. Do not problematize what cannot be solved. Huwag mo nang problemahin kung yung anak mo talaga napakahina sa arithmetic. Kahit ipagudguran mo siya sa lahat ng bato sa mundo, hindi pa rin siya tatalino sa arithmetic. May mga bagay na tinatanggap kasi hindi mo kayang palitan. Ngayon, hahanapin mo na lang yung iba niyang kalakasan, iba niyang katangian, at doon ka mag-operate. Huwag mong hanapin yung wala. Ang dapat mong tamasahin, i-develop, yung nandun. Huwag mong hanapin sa asawa mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, yung wala sa kanilang likas sa pagkatao. Ang hanapin mo, yung nandun talaga, ipagdiwang mo yon para ka maging... Wala na po yatang solusyon, itong ugali ng anak ko, itong ugali ng asawa ko, eh wala palang solusyon, di hindi problema. Tanggapin mo para tumahimik ang iyong kalooban. Ecclesiastes 1:15, what is crooked cannot be straightened. What is lacking cannot be counted. Ang talagang liko, hindi maitutuwid. Nilikha talaga yun, sinadyang liko. Huwag mo nang tuwirin. Yung pagtinuwid mo yun, dun mali. Kasi liko talaga yun. At yung wala, huwag mong hanapin. Yung wala, wala. Lalong-lalo yung mag-asawa na ine-expect mo, pupunta sa event, nakita mo, husband lang o wife lang, hinahanap mo pa, nasaan ang wife mo? Nasaan ang husband mo? Gusto mo sabihin, nag-away kami kanina. Hindi ko kasama ngayon. Gusto mo pang marinig yun. Huwag ka naghahanap ng wala. Lalo sa mag-asawa. Pag wala yung isa, alam mo na. Either talagang may ginawa o nag-away sila. Gusto mo pang uriratin. Bakit wala? Huwag nyo nang hinahanap ang wala. Why struggle? Why stress yourself? Do not problematize a non-problem. Just accept it and live with it. Kahit sa anatomy ng katawan ng tao, meron ka talaga hindi kayang baguhin eh. Tanggapin mo, ipagdiwang mo. Ang lapad-lapad-lapad po ng noo ko. Eh, paano naman natin pakikitirin ang noo mo, magbabawas tayo ng bungo mo? Patungan mo ng plato. Lagyan mo ng florera, lagyan mo ng drawing, gawin mo, celebrate it instead of worry about it. Pero yung mga lapad ng noo mo, pwede ng reflector yan pagka may madilim. So, bakit mo pa ng problema yun? Hindi mo naman kayang palitan. Matthew 6:27, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Sa pag-aalala nyo ba naman ba, eh, kaya nyo dagdagan kahit isang oras man lang ang buhay nyo? The obvious answer is no. And the obvious lesson is, so why worry? Nasa abroad po ang asawa ko, isang taon pa bago bumalik, lungkot na lungkot po ako. Hindi gumawa ka ng paraan para huwag ka malungkot. Kasi hindi pa naman talaga babalik yun hanggang hindi bakasyon. O pauwiin mo na lang, ay naku, paano naman po ang remittance? Eh yung pala, huwag ka malungkot dyan. May remittance ka naman pala eh. Gumawa ka ng paraan. Huwag yung gusto mo ng may remittance, gusto mo pa, nandiyan pa siya at hindi ka pa nalulungkot. You cannot have your cake and eat it too. Maraming lungkot natin, self-made, self-manufactured. Tanggapin mo. Nagpa siya kayo na mag-a-abroad siya ng ilang taon, tanggapin mo na ganun yun at magpakatino ka sa buhay, magpakatino siya sa buhay para sa oras ng pagbabalik niya, nandiyan ka pa.
O babalik pa siya. Ayusin. Ecclesiastes 8:17, no one can comprehend what goes on under the sun. Despite all their efforts to search it out, no one can discover its meaning. Even if the wise claim they know, they really cannot comprehend it. So sabi nga ng mga kabataan ngayon, do not overthink. Do not always seek rhyme or reason for what happens. Hindi lahat may dahilan, hindi lahat may sense. Mayroon pang isa, naku, nagkasala po kami ng boyfriend ko. Namatay po yung tatay niya. Dahil po kaya, nag-commit kami ng kasalanan ng boyfriend ko. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Ganun ang Diyos. Nagkasala kayong dalawa, pinatay yung tatay niya. Anong maklaseng pagtingin mo sa Diyos? E di dapat kayo ang pinatay. Di ba? Bakit yung tatay niya? Ba't idinamay ng Diyos? Ano man ang klase mga pananaw yan sa buhay? Namatay siya dahil namatay siya. May ibang dahilan yun. Hindi dahil may kasalanan kayo. At sa lagay, nagkakasala yung kapitbahay, ikaw bigla ang namatay. Marami tayong baluktot na pananaw tungkol sa Diyos. Kasalanan ng mga maling mga pagtuturo at mga pag-aaral. At sabi sa Ecclesiastes 9:11, time and chance happens to all. Sabi, may mga panahon talaga walang rason nangyayari ang mga bagay-bagay, walang dahilan. Swerte-swerte, malas-malas. Yun talagang ibig sabihin ng Ecclesiastes 9:11, ha? Huwag kayong matakot sa word na swerte, malas. Ecclesiastes 9:11, yung ibang version sabi, some really have their portion of bad luck. Yung ginawa ang tama, ginawa lahat ng mabuti, pero hindi pa rin nagtagumpay, time and chance, happens to all na yun. Huwag mong sobrang sisihin ang sarili mo, sisihin ang iba, sisihin ang lola mo, sisihin ang mga Kastila, mga Hapon. Talagang nangyayari ang mga bagay-bagay kung minsan na wala namang maisip kang dahilan. Tanggapin mo na lang, don't overthink. Then do what you can. 1 Samuel 10:7, do what must be done. May kailangan kausapin, kausapin mo. May kailangan kang pakiusapan, pakiusapan mo. May kailangan kang singilin, singilin mo. Do what you can. At napaka-importante, do for yourself what the occasion requires. It's the same verse said in another version. 2 Timothy 1:7, For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power. Ang ibinibigay daw sa ating Espiritu ng Diyos ay yung hindi nagiging mahiyain ka, dungo, kimi. Ang Espiritu ang ibinibigay ng Diyos ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan. Kapangyarihan magsalita, kumilos, gumawa, makipag-negotiate para masolve ang iyong mga problema at magawa ang mga dapat gawin. Yung nahihiya ako, hindi yan galing sa Diyos. Yung mahiyain, kimi, hindi yan gift ng Diyos because it will limit you. Ang espiritong ibinibigay ng Diyos ay nagpapalakas ang loob. Espiritong nagpapatapang. Hindi para gumawa ng mali, kundi para gumawa ng tama. Para itama ang dapat itama. And then for what you cannot do, seek and get help to solve the problem or to remove or nullify the problem. Merong dalawang tao, parehong may problema. Yung isang widow, babaeng balo, nakademanda siya at ipapatalo siya ng judge dahil yung judge nabibili. So ang problema ng widow, paano ako mananalo sa case na dapat ko naman talaga ipanalo? So binigyan niya ng problema yung judge. Kinulit niya ng kinulit ng kinulit. Sa pamroblema ng judge, pinapanalo na siya. So parehong nasolve ang problema nilang dalawa. Pero meron kang dapat gawin. Kung kimi-kimi ka, widow-wido ka, matatalo ka sa kaso. Luke 18, 3-5. There was a widow in the town who kept coming to him with a plea. Kwento to ni Jesus. Grant me justice against my adversary. For some time, he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care what people think,
Yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me. So pareho may problema. Yung nakademanda, problema niya, dapat siyang manalo. So binigyan niya ng problema yung judge, kinulit niya ng kinulit ng kinulit, hanggang para wag na lang siyang mainis. Pinapanalo na niya dahil dapat naman talaga manalo. Solve ang problem. So, may napapala yung mga nagsisikap talaga, may ginagawa. At kung talagang laging may nanggugulo sa'yo, ibigay mo na yung gusto para ka matahimik. Kapatid mo, inaagaw sa'yo ang minana ninyong paso sa namatay ninyong magulang, ibigay mo na ang paso para ka matahimik. Kesa ang gulo-gulo. Alam niyo ba na pati ang katahimikan na ibinibili? May nanggugulo sa'yo. Bigay mo yung gusto, it has a cost. Pero mas mahalaga ba yon kesa sa kapayapaan mo, katahimikan? You pay even for your peace. And whenever you can pay anyway, go for peace. Mas tahimik ang buhay. Nag-aaway kayo. Gusto niyo magkasundo pareho, alam niyo yon. Pero somebody, dapat mauna. Magbaba ng pride at bumate. Hindi ikaw na, para matahimik na kayo. Kasi pagka pinauna mo pa siya, ayaw pa niya, ang tagal-tagal, pareho lang kayo nalulugi. Mauna ka na. Hindi tahimik kayo. Ang inihintay lang naman nun, isang text, isang bate, isang ano, tapos tapos na. Huwag na magpataasa ng pride. Para tahimik. And then what you cannot do or solve, accept as unsolvable, undoable, unachievable at the moment. At the moment. Pag hindi mo kayang lutasin, hindi mo alam ang solusyon, tanggapin mo na lang na hindi ito malulutas sa ngayon. Sa ngayon lang. Ipagpaliban ang paglutas. Ecclesiastes 8:6, there is a proper time and procedure for every matter. Though a person may be weighed down by misery. May pinakatugmang panahon at may pinakatamang paraan. Kahit pa nga ngarag ka na ngayon sa pamamroblema, meron mga dapat tanggapin na hindi pa talaga ito masasolve sa ngayon. At pagka ganun, freeze problems that cannot be solved at the moment. Parang ulam na hindi mo pa pwedeng lutuin ngayon, lagay mo sa freezer. Ganon din ang mga problema ang hindi mo pa kayang lutasin ngayon, wala pang malinaw na solusyon, ilagay mo sa freezer. And attend to them at the right time. Kailan po ang right time? Malalaman mo, mararamdaman mo pag right time na, na pwedeng solven. Pero kung nararamdaman mo ngayon na wala pang solusyon, mas mainam na huwag mong galawin. Kasi hindi mo alam. Parang yung mga archaeologists, pag naguhukay sila sa lupa ng mga iba't ibang uri ng kayamanang pangkulturang artifacts, may mga pagka nahanginan na sisira, mayroong pagka na-expose na biglang nabubulok, eh ang tagal-tagal hindi nabubulok nung nasa ilalim ng dagat o nasa ilalim ng lupa. So kumukuha lang sila ng konti. Tapos iiwan nila yung maraming bagay, tatabunan nila uli. Bakit? Kasi hindi pa nila kayang solve it ngayon eh, yung preservation issues, hindi pa nila kayang lutasin yung mga tanong tungkol sa mga bagay na yon, saka na. May mga ganun din. Kahit problema na mag-asawa, pinipilit mo, ngayon na, sabihin mo na sa akin, may tama pa rin panahon. Pag premature, na pag-usapan agad, hindi kayo handa pareho, lalo lang nakakasira. Ecclesiastes 3:1-11, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. God has made everything beautiful in its time. May panahon ang lahat ng bagay. Huwag madaliin, huwag ding huli, dapat tamang panahon. Parang kawayan, ang mga kawayan, alam ng matatanda nung araw, dapat tinataga sa panahon. Hina-harvest sa bare months. September, October, November, December. Pag doon mo pinutol yung kawayan, hindi siya bubukbukin. Or baligtad, huwag kang aharvest sa bare months. Basta isa sa dalawa, i-google nyo na lang. Pero ang mahalaga,
may tamang panahon. Pati pagputol ng kawayan, may tamang panahon kung kailan mo papagalitan yung dapat pagalitan, sitahin yung dapat sitahin. May tamang panahon para ituwid ang isang maling bagay, may tamang panahon. Hindi lahat ng tamang gawin, kahit anong oras, ay tamang gawin yon. May panahon pa rin. Kaya mahalaga, pag mainit na mainit ang ulo mo, galit na galit ka, huwag ka muna kumibo. Dahil definitely, hindi yon tamang panahon. Bakit? Aandar yung init ng ulo mo. Ang uuwian ng usapan away, hindi solusyon sa problema. Eh di ba kaya mo siya kakausapin para masolve? Pero kinausap mo, lalong lumala. Nagbatuhan na kayo ng refrigerator, ng kotse. Ba't pa kayo nag-usap? Buti pa, huwag na lang, saka na. May tamang panahon. Pag mainit ang ulo mo, pag galit ka, pag gutom ka, hindi yun tamang panahon. Importante. God has made everything beautiful in its time. Kahit bata, gusto mong ipanganak na 2 months pa lang, abortion ang tawag doon. Dapat 9 months. Ngayon, 13 months na, sobra na yun. Paglabas, may bigote na. Dapat tamang panahon. Lahat ng bagay. Kaya kahit may gusto kang kausapin, good ba ang timing ko? Tama ba ang panahon? Kasi pag nagtapat-tapat ang mga bituin, ang mga puno, ang mga ilog, sa tamang panahon, madali ang mga bagay. Kaya alam mo, pagkamali ang panahon, hirap na hirap ka. Kahit magninegosyo ka, lagi hirap na hirap ka, baka hindi ito ang tamang panahon para magnegosyo ako ng ganitong bagay. Kasi pag tama yung panahon, maluwag, madali. Be still. When you don't know what to do, let God move. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. Pag lagi kang may ginagawa, lagi kang busy, lagi kang maingay, hindi mo nadidinig ang Diyos. Hindi mo nararamdaman ang Diyos. Hindi mo nakikita kumikilos ang Diyos. Ngayon, kung may problema ka, hindi mo alam ang gagawin, dapat wala kang gawin. Ha? Wala po akong gagawin? Eh, hindi mo nga alam ang gagawin. So, pag may ginawa ka, mali ang magagawa mo kasi hindi mo alam ang gagawin. Pagka-pastor, hindi ko po alam ang gagawin ko. Ano pong gagawin ko? Ulitin mo sinabi mo. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Ano pong gagawin ko? Hindi mo pala alam. Di wala kang gagawin. Manahimik ka. There are problems that get solved by themselves over time. Parang sugat. Hayaan mo lang yan, gagaling yung mag-isa, huwag mong kot-kotin everyday. There are problems that get solved by not solving them, by not interfering with them. Aandar yan mag-isa, hahanap yan ng solution. There are problems that get solved with the passing of time. Panahon lang pala ang makakalutas dyan. Hindi pakikialam natin, panahon. And there are problems that get solved with the rearrangement of the universe. Okay, inaasma ka lagi, pero buwan kasi ng mga pollen. Pagka pala hindi na buwan ng mga pollen na lumilipad sa hangin, mawawala na yung asma mo. Let's solve sa paglipas ng panahon. And there are problems that get worse pag pinakialaman mo sa maling timing. Tandaan nyo mga kapatid, pag walang magandang option, pag walang katanggap-tanggap na choice na gawin, be still. Don't do anything. It is the best. Siyempre, dapat ka makiramdam kasi baka naman dapat may gawin ka na, wala ka pang ginagawa. At kung kailan wala kang dapat gawin, doon ka may ginagawa. Mali nang mali. Dapat ang tao nakikiramdam. Be discerning. Be spirit-led. And if you are not gifted with great discernment, magpapayo kayo, humingi ng tulong sa mga taong gifted with discernment. Kakausapin ko ang anak ko tungkol sa boyfriend niya na ayaw ko. Pero tama ba ang timing? Talungin mo yung kapatid mo, yung pinsan mo. Okay bang kausapin ko yung anak ko? Sa anong tingin niyo? Get some opinion of people who are godly, whose decisions have been proven by time to be correct. And do not overfocus on the problem. Kahit may problema ka, dapat tuloy ang buhay. Uy, may kasalan ang pinsan natin. May problema ako eh. Masasolve mo ba by not attending? Hindi. Halika na, umatay na tayo. Tuloy ang buhay. Ilagay mo yung problema mo sa isang kahon. Balikan mo na lang mamaya. Pero dapat, tuloy ang buhay mo. Get and live a life in spite of the problem.
Pag bawat problema, titigil kayong mabuhay, naubos na ang inyong deadline ng life on earth, wala pa nangyari sa inyo. Kasi everyday, titigil kayong mabuhay, basta may problem. So, tuloy ang buhay, yun lang part na may problem na yun, ang inyong ilagay sa isang sulok, sa isang lugar, hanggang balikan nyo. Make and enjoy breaks from problems. Lalo kung ang dami nyong problema, mga kapatid, umimbento kayo ng kasiyahan, umimbento kayo ng recess, umimbento kayo ng pahinga para makaipon uli ng lakas. And because of distance, we get illumination. Nagkakaroon ng kaliwanagan ng ating isip pag medyo lumalayo-layo tayo sa iritasyon, sa problema. At pagbalik natin doon sa problema na yon, mas malinaw ng ating isip. Ecclesiastes 5:3, a dream comes when there are many cares. Kaya pag lagi kami iniisip, pinaw problema, nagkakandabangungot ka, marami ka napapaganipan na nakakapagpasakit ng ulo. So do not always rely and believe in dreams. Kasi pag ang tao lagi nag-iisip, talagang mananaginip. Hindi lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Kung minsan, isip ka lang kasi ng isip. Kaya tulog ka na, umaandar pa yung isip mo doon sa lagi mong iniisip. Hindi naman common na pag natutulog ka nga, nawawala ka ng control sa brain mo eh. Umaandar siya mag-isa. Kaya yung mga laging pinag-iisip mo habang gising ka, aandar yun pag nananaginip ka. Hindi lahat yung galing sa Diyos. Isang guni-guni. Bungang isip. Kaya kailangan ng tao, mas may problema tayo, mas gumawa tayo ng paraang sumaya. O, sumaya sa yaman lang kahit konti. Magkaroon ng pahinga sa pag-iisip. Ecclesiastes 7:8, go, eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart. For God has already approved what you do. Always be clothed in white and always anoint your head with oil. Ang sinasabi lang, wear something comfortable, wear something you feel good and you look good in. Relax, be comfortable, look good, feel good. Yan ang armas mo sa pagharap sa maraming problema ng buhay. Lumikha ka ng saya kung hindi ka masaya para maputol yung tuloy-tuloy na lungkot. And remember to benefit and learn from problems. Everything that happens is a blessing to those who love God and are called according to His purpose. Because problems are great teachers. Yun nga daw mga batang lumaki na maraming pinoproblema, huwag lang yung talagang sobrang problemang nakakasira na ng isip. Yung maraming nilutan sa problema nung maliit pa, yun ang matitibay paglaki. Yun ang mga mahuhusay ang pagkatao, marunong makiramdam sa kapwa, marunong makisama, kasi maraming pinroblema. Proverbs 24:16, though the righteous fall 7 times, they rise again. So huwag problemahin na huwag magka-problema. Ang ating problemahin ay how to be righteous. Because when the righteous fall, though they fall 7 times, they will always rise again. Be enriched, seasoned, developed by problems, especially trials. Pag dumadating yung problema o trial, isipin mo, lalampas din ito. Anything that will not kill me will enrich me. So pagka hindi ka napatay ng problema, edi ikaw ang nabuhay, pinayaman ka at pinalakas ng problema na yon. So malilipas din ito. Mga kapatid, pag dumadaan kayo sa sobrang dilim, sobrang bigat, sobrang hirap, sabihin niyo ito, this too will pass. Lilipas din ito. Hindi ito forever. James 1:2-4, my friends, be glad even if you have a lot of trouble. You know that when you learn to endure by having your faith tested, but you must learn to endure everything so that you will be completely mature and not lacking in anything. Sabi, ikatuwaan nyo, pag may dumarating na mga hirap at suliranin at pagsubok, kasi pag napagtagubayan nyo na yan, you will end up better, richer, wiser person. Anticipate nyo na malalampasan nyo yan. At pag nalampas nyo,
better na kayo dapat. Problems can make you better or bitter. Pwedeng maging mapait ang pananaw nyo sa buhay o pwedeng napaganda ang inyong pagkatao. The same heat that melts the wax hardens the clay. So the same problem na nakakagupo sa iba are the same problems that can make you stronger. Turn your problems into blessings by being strong, by doing the right thing, by not doing what should not be done at the moment, and you will end up winner. Choose purpose to be better. Pag dumaan kayo sa malaking panghihirap, mapipili nyo naman eh kung kayo'y magiging better o bitter. Kung bubuti ang pagkatao nyo o sasama. Kung kayo nakaranas ng sobrang gutom, makakapili kayo kung magiging maramot kayo pagkalampas noon o lalo kayo magiging mapagbigay kasi ngayon nauunawaan nyo na ang mga nagugutom. Pwede nyo piliin ang inyong reaksyon. 2 Corinthians 4, 8-9 and 17, we are hard-pressed on every side but not crushed. Perplexed but not in despair. Persecuted but not abandoned. Struck down but not destroyed. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Of course, the original context of the verse is about spiritual persecution because people are godly. But the universal idea behind this verse can be applied in our situation anywhere, anytime. Oo, may problema ako, pero buhay pa ako. Nabibigatan ako, pero hindi pa naman ako durog. May pag-asa pa ako. Ang lahat ng ito, God will turn into blessings and strength for me basta lampasan ko lang using God's methods, doing it God's way. Philippians 4, 12-13, I know what is best to be in need. I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. So sa meron at sa wala, sa marami at sa konti, sa malamig at mainit, sa hirap at ginhawa, malalampasan ko ang lahat ng ito dahil pinalalakas ako ni Jesus. Yan ang dapat huwag lilimutin. And then avoid and minimize possibilities of having problems. Kanina, how to face problems. Ngayon, paano nga pa ba natin mapapakonti ang posibilidad na magkaroon tayo ng maraming problema? O matalo tayo ng problema? One, empower, strengthen, enrich yourself. Ang daming problema, pera lang ang katapat. So, para maghanda tayo sa mga darating na problema, make money. Save money, invest money, earn money. Kasi maraming problema, talaga, may katapat na pesa sign. Ecclesiastes 11, 1-2 or 6, ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Mag-export ka daw, magtinda ka, at pagkalipas ng ilang araw, may tubo ka na. Invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. O, mag-invest ka pero mag-diversify. Magtayo ka ng maliit na tindahan, mamuhunan ka, mamasukan ka, ganito, magganon ka. Marami kang gagawin kasi hindi mo alam kung saan ka tutubo at saan ka malulugi. Alin ang magkiklik, alin ang hindi. Do not put all of your eggs in one basket. Kailangan, marami kang pwedeng asahan. Kasi sabi, hindi mo alam kung ano magdarating na mga hirap eh. Pag marami kang paa, mas mahirap ka matumba. Kaya dapat, marami kang haligi, marami kang pinagkukunan. Sow your seed in the morning, magtanim sa umagang umaga, and at the evening, let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. So sa umaga, habang hindi pa mainit ang araw, magtanim ka na. At pagkatanim mo, mainit ang araw, nasa bahay ka na, hanggang gabi,
mag-hobby ka, mag-wood carving ka, magluto ka, magtenda ka, may gawin ka pa. Huwag mo lang asahan yung itinayin mo ng umaga, tapos matutulog ka na maghapon. Dapat marami kang ginagawa. Sabi ganon, kasi hindi mo alam kung alis ang mga ginagawa mo ang magtatagumpay. May mga anak ka, in-invest mo na lang sa isa, pinabayaan mo na yung lahat. Pero sure ka ba na yung isang yun ang magtatagumpay? Hindi natin alam. Dapat investan mo lahat, mahalin mo lahat. Kumisan ka, yung hindi mo pa inaruga nung bata, yung pa ang mag-aalaga sa'yo, pagtanda mo Hindi mo alam. So maging nice ka to everybody. Hindi mo alam kung sino sa mga tao sa paligid mo ang tutulong sa'yo pag nangailangan. Kaso, tulungan mo sila ng tulungan habang kaya mo. Hindi mo alam kung alin sa itinatanim mong buto ang tutubo. So, damihan mo ang tanim. Para masiguro ka. Kasi sabi nga natin, maraming problema, pera ang katapat. Hindi lahat, pero marami. Make money. Yan ang magandang preparasyon para pagdating ng problema, may lakas ka. Ecclesiastes 7:12, wisdom is a shelter as money is a shelter. Nakakakanlong ka sa karunungan, nakakakanlong ka rin sa pera. Mabuti na yung maraming pera, may karunungan pa, marami kang kanlungan. In Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Siyempre, may exaggeration involved, pero ang laki ng truth. Kung pera lang ang katapat niyan, marami ka ng problema, di ba? At lagi nating sinasabi, mga kapatid, kung ang problema ay may price tag, solvable. Ang mahirap na problema ay walang price tag. Kaya dapat ma-eliminate na yung may price tag, masolve mo na, may paghahanda ka dyan. And very importantly, how do you prepare for troubles in life? Make friends. Make allies. Dapat marami kang kaibigan, marami kang kakampi para pagdating ng problema, may tumutulong sa'yo. Walang paghahanda sa problema, sa kasakitan, sa kinabukasan, yung mga taong nakikipag-away sa kapitbahay, nakikipag-away sa sariling mga kapatid, nakikipag-away sa mga katrabaho, kaaway ang lahat. Dahil darating ang problema, wala kang karamay. Nakakatiyak ka ba na lagi kang malakas? Na lagi mong kayang gawin ang mga dapat mong gawin? There are times in our lives when we live only out of charity na nabubuhay lang tayo at nadudugtungan ang buhay natin dahil sa awa ng iba. At dahil pwedeng dumating ang ganong pagkakataon, ang isang malaking paghahanda sa ganon, makipagkaibigan, makipagmabutihan, makipagkapwa-tao, makipagtulungan para magandang preparasyon yun para sa sarili mo rin pangangailangan. Proverbs 12:26, the righteous choose their friends carefully. In Proverbs 18:24, one who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Malaking kayamanan ng mga kaibigan na alam mong dadamayan ka. Napakalaking kahangalan na makipag-away kung pwede ka namang makipagkaibigan. Yung magtaray, magsungit. Inihahanda mo ang sarili mo sa panahon na walang tutulong sa'yo. Yabang yan eh. Kasi akala mo lagi mong kaya ang sarili, kaya mong maglakad, kaya mong bumangon, kaya mong tumayo. No. You don't know what a day may bring forth. Hindi natin alam kung ano ating sasapitin. Ecclesiastes 4:9-10, two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and there's no one to help them up. Ang dalawa daw ay higit na mabuti kasi nag-iisa lang. Dahil mas mag-enjoy sila sa buhay, magkakatulungan sila. Pag may isang nadapa, meron isang pwede magbangon. Kawawa naman daw ang taong pag nadapa, wala man lang magbabangon. At baka nga tapakan pa siya para lalo siyang lumubog sa lupa. Dahil bad record. Dahil walang pinakisamang mabuti. Obserbahan nyo yung mga namamatayan. Alam na alam nyo yung maraming kinaibigan, maraming naging relasyon, nakipagmabutihan, ang daming nakikiramay.
At kitang-kita mo yung ano ba naman itong mag-ina na ito na namatayan ng tatay at asawa, wala man lang ni isang tao dito sa lamay. Wala kaya silang pinakisamahan? Hindi ba sila nakipagkaibigan kahit sino man? Liban na lang bagong lipat sila sa isang lugar na wala talaga silang kaibigan at kamag-anak. Pero doon mo makikita. Kaya alam nyo yung may church, tas active ka sa church, tumutulong ka sa church, active ka sumasali sa mga activities. Pag nakasakit kami, dumadalaw. Pag namatayan kami, nakikipaglamay. May mga nag-aambag, may mga tumutulong. Napakalaking social investment. Huwag na natin sabihin spiritual investment. Doon tayo sa mas mababa. Ang laking social investment kung active kayo sa church. Kasi makikita mo, pagka sa mga tao mga active sa church, pag namatayan sila, mas tumutulong pa yung mga ka-church kaya sa mga kamag-anak eh. Mas naaasahan sa oras ng pangangailangan. Kaya dapat, lagi kayong involved, sumasali. Una, dahil meron tayong mas mataas na dahilan, because the body of the Lord is the one that we should take care of and participate in. Pero kung gusto niya lang maging social and practical level, kasi darating ang panahon, mangangailangan din kayo ng karamay, mabuti na yung kayo nang nauunang dumadamay. Proverbs 19, 4 and 6. Wealth attracts friends, but even the closest friend of the poor person deserts them. Everyone is the friend of the one who loves gifts. Hindi ito tungkol sa kasamaan ng tao, ha? Tungkol ito sa isang katotohanan na pag kayo ay mapagbigay, mabait, mapagregalo, mapagshare, marami talaga kayong kaibigan. Kaya kayo mamimili. Will I lose some money to have friends? Or will I gain some money and lose friends? It's a choice. At dahil napakasarap ipakisama ang pera, isa yan sa mga pinakamasasarap ipakisama kung meron ka, magpakain ka, magregalo ka, talaga mga tao, magiging malapit sa'yo, natural. Alang nga namang palautan ka, palahingi ka, lapitan ka, natural, hindi. So, gawin mo na very productive bang yung buhay para meron kang income for yourself, may sobra para ipamigay mo. Dahil ganun talaga ang friendship. Mas umuunlad, namumulaklak, humahayo, gumaganda ang amoy, humahalimuyak pagka meron kang pakisama. Kaya dapat magkaroon ka ng kabuhayan. Meron kang mga kaibigan para meron kang pagkikipagkaibigan, pakisama. Pag lagi kang wala, lagi kang nangihingi, lagi kang nangungutang, natural, ma-allergic sa'yo mga tao, hindi sila masama, practical lang sila. Kaya dapat, maging practical ka rin, be a giver, be nice, and you will be surrounded with people. Of course, hindi lahat lang yun ay true friends, pero may magiging true friends ka rin doon. Makisama, makisalamuha, makihalubilo, makipagbabutihan, makisangkot, makiisa sa buhay ng iba para gawin din nila sa iyo. Kaya sa mga highly developed economies, lalo sa mga Western and industrialized cultures, hindi na sila masyadong nakikisama. Alam niyo kung bakit? Kasi meron na sila insurance. Meron na silang mga paghahanda sa kanilang pagkakasakit, sa kanilang pagkakaratay, sa kanilang kamatayan. Kaya hindi na sila masyadong nakikisama. Pero sa baryo, bakit ka sobrang nakikisama? Birthday ni ganun, attend ka. May handaan doon, tutulong ka. Bakit? Kasi sa gabi, may emergency ka, wala kang kotse, kakalampagin mo yung kapitbahay mo, hihiramin mo yung kotse niya para madala ka sa ospital. Kaya yung mga taong maraming pangangailangan, mas dapat nakikisama. But it is noble and godly na wala ka ng pangangailangan, mariwasa ka na, tapos ang galing mo pa rin makisama. Yun ang tunay na pakikisama kasi wala kang vested interest. So, train your heart, train to be strong at heart. Palakasin ang loob, palakasin ang bulsa, palakasin ang katawan, palakasin ang espiritu para pagdating ng problema, meron kang ilaban. Hebrews 13:9, it is good for our hearts to be strengthened by grace. Tamang panahon, tamang pamamaraan ang pagharap sa problema. Ecclesiastes 8:5,
The wise heart will know the proper time and procedure. Sanayin ang puso na mahirapan para pag dumadating ang hirap, trained na. Ang mga bata, huwag palakihin sa layaw, sa sobrang sarap, sobrang ginhawa, kasi mawawalan sila ng training. Pagdating ng mga tunay na problema, marupok, mahina, madaling bumigay. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sabi ni Balagtas, sa bait at muni, sa hatol ay salat, masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Dapat tinitrain mo ding mahirapan, mapagod, magtipid, kahit may pera kayo. Kahit meron kayong mga katulong sa bahay, kailangan meron silang assignment, malinis, magligpit, magayos-ayos, para trained sila sa buhay. And remember, do not be too emotional. Walang nakakalutas sa problema, sa drama, sa iyak. Nalulutas yan sa pag-iisip at sa social network. At syempre, sa guidance ng Panginoon. At kung maraming problema o darating pa lang ang problema, get a boost. Magpasaya ng magpasaya sa puso para pag dumating yung mga lungkot, marami kang mawi-withdraw na happiness, hindi ka masisiro balance. Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Mga kapatid, pag tayo ay may mga kasama na may problema, a kind word can go far. An unkind word can destroy whatever is left of their strength, but a kind word will always boost them up and help. So be kind sa mga namang problema. Maraming namang problema, nagdidilim ang isip, nalilito, be kind. A kind word will help. Pray with people who have problems. And whenever you can help, help. You don't know when it's your turn to need help. Dear Lord, we thank you that you are there in our hearts, you are there in our midst, you are here with us. Paglinawin niyo po ang aming isip, at sa sandaling ito, dalangin namin, Panginoon, mga kapatid na namumroblema, bigyan niyo po ng linaw ng isip, lakas ng loob, at mga makakatuwang makakatulong. Right now, Father, we pray for everyone present na maraming suliranin. Hayaan mo na ang mga bahabahagi o ang buong mensaheng ito ay makapagpaliwanag, makatulong, at makapaghawa ng daan para sa ikalulutas ng kanilang mga pinoproblema. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang ating mga narinig, hingin sa Panginoon ang karunungang ito mailapat sa tamang paraan sa ating buhay. Lord, continue to speak to your people as we bow before you and remain silent. Let us hear your guiding voice. Be alone with the Lord. Silently listen to the Lord's guidance.